So, hello guys, good morning. Matagal-tagal din tayong hindi naka-upload ng videos kasi sa mga nakaraang buwan, medyo busy tayo kasi maraming installation. So guys, sa ating pagbabalik, ipapakita ko sa inyo kung paano i-migrate yung CO line ng PBX system from copper connection to fiber optic. So, yung copper connection guys, alam niyo naman, yan yung nakakonect sa poste dyan sa yung distribution nila sa dilid ng daan, tapos kinokonect sa poste, from poste to mga government building or private building. So, same lang din yung fiber optic, pero yung connection nila magkaiba. Yung copper connection kasi, minsan, kadalasan pala, nilalagay dito sa DB. So, ito yung distribution ng copper connection ng PBX. Galing sa labas ng building, nakakonekta dito. Tapos, papunta dito sa PBX system natin na CO lines. So, ngayon guys, yung customer na nag-migrate, yung mga linya nila, pinalitan ng fiber optic. So, kailangan nating mag-rewiring. Kailangan nating bunutin yung mga lumang wiring na galing sa copper connection. Tapos, papalitan natin ng bagong wiring na galing doon sa fiber optic modem. So, guys, pag ganitong trabaho, madali lang to kasi bubunutin mo lang yung wiring ng copper, tapos papalitan mo ng fiber optic. So guys, ito pala yung lumang PBX nila. In-easy, which is magandang branding guys. Siguro nasira lang yung power supply. So kaya pinalitan namin ng Samsung PBX. So ayan guys, yung in-easy, tapos pinalitan namin ng Samsung Officer 7400. Which is yung extension nilang gumagana ngayon, more than 200 extension or 200 local. So guys, ipapakita ko sa inyo yung fiber optic modem. So alam niyo naman yung fiber optic modem, sa likod ng modem makikita niyo yung TEL1, TEL2. Siguro dyan sa atin sa Pinas hindi ko pa masyadong nakikita. Minsan sa modem dyan, siguro TEL1 and TEL2 lang, dalawang linya lang yung nasa loob. Pero dito kasi sa Brunei, merong mga modem na yung linya na nasa loob, merong 8 linya, meron ding 16. So, sa ganitong modem guys, 8 yung nasa loob niya. So ngayon, yung una ating gagawin, iti-test mo lang yung mga linya. Kung ano yung nasa loob ng TEL1, ano yung nasa loob ng TEL2, TEL3, TEL4, hanggang TEL8. So, na-test ko na to guys. Alam ko na yung mga number na nasa loob nito. So, yung gagawin ko, gagamit lang ako ng Cat6, lalagyan ko ng RG11 connector, tapos i-coconnect ko dito sa TEL1 hanggang TEL8, tapos i-coconnect ko dito sa PBX CO line natin. Okay, na cabinet natin guys. Ito yung expansion na cabinet natin. So yan, makikita nyo sa main, merong media card. So guys, yan, nagdadala tayo ng Cat6. Ito yung lalagyan natin ng RG11, tapos i-coconnect natin dito. Co-connect natin dito. Tapos, doon sa fiber optic modem. So, meron din silang fax guys. Fax machine. Merong isang linya dito sa fiber optic modem na hindi pumasok sa PBX. Nakakonekta siya sa fax machine. So, madali lang to guys. Itong fax machine. Gagamit ka lang ng telephone cable. I-coconnect mo lang dito sa likod. Papunta doon sa fiber optic modem. So, napakadali lang yan.
So dito naman sa PBX, once na na-connect mo na sa fiber optic modem yung linya, papunta dito sa CO lines, double check mo lang. Double check mo yung programming, yung outgoing and incoming calls. Tapos pupunta ka doon sa user kung tama ba yung linya na nalagay mo. Halimbawa, yung Tel 1, ito yung linya. Anong extension na magre-ring kung tatawagan yun? So, pupuntahan mo doon sa user. Titingnan mo doon kung tama ba, kung nagre-ring ba talaga. So, ayan guys. Yung rack nila, kasama din yung network. So, ayan guys. Umpisa na natin. Lalagyan na natin ng IG-11 yung Cat 6 cable natin. So, yung Cat 6 cable natin guys, kasi sa mga previous na video na ina-upload natin, yung CO light connection, 1 pair lang yan. Kumbaga, yung Cat 6, yung kaya niyang pagganahin na linya nito, 4. So, yung white-blue, yung white-orange, yung white-green, white-brown, 4 na linya yung kaya niyang pagganahin yan. So, dalawang Cat 6 lang yung kailangan natin kasi yung modem na ginamit nila is 8 linya lang naman yun. So, kaya na to, dalawang Cat 6. So, meron tayong Cat 6 na. Tapos, titingin tayo dito sa tools natin. So, ito yung kakailangan natin guys. Yung RG11. Tapos, bukod sa RG11, itong crimper. Yan, ayun guys. Crimper. At saka gunting. So, para matapos na natin guys, tirahin na natin para makauwi tayo ng maaga. So, tara, let's go. So ayan guys, yung Cat 6, nabalatan na natin. So ilalagay na natin isa-isa yung RG11 dito. Tapos dito rin sa kabilang dulo. So magkabilaan sila. So lagay natin guys. Tapos i-ano natin sa crimper, ha? Okay. So, ayan guys, nalagyan na natin ng RG11 yung Cat 6. So, magkabilaan yung nilagay natin guys. So, kabilang dulo at dito sa kabilang dulo naman. So, sa Cat 6 guys, 4 na linya yung makukonnect natin dito. So, yung kabilang dulo, i-connect natin sa fiber optic modem. Tapos yung kabila, doon naman sa ating PBX system na CO port. So, dito natin siya i-connect guys. Yung kabilang dulo, dito natin i-connect sa CO line, CO port ng PBX system. Tapos yung kabilang dulo naman, dito sa ating fiber optic modem. So guys, gagawin na natin para maaga tayong matapos. Okay, let's go. So ayan guys, nabunot ko na yung lumang CO line. Ito yung copper connection. So bubunotin natin yan kasi imamigrate nga natin sa fiber optic. So ito na yung fiber optic natin guys. Ito na yung fiber optic natin, yung Cat 6 natin na nilagyan natin ng RG11 connector. So, nakakonekta na to sa fiber optic modem sa likod ng server, ha? So, i-connect lang natin dito sa port ng mga PBX system. So, after nito guys, yung linya ng PBX system magiging fiber optic na siya. So, gagana na siya diretso. So, yung gagawin na lang natin, double check na lang natin yung incoming at outgoing call. So, ayan guys, i-connect ko na. Tapos, ito pala guys, ito yung lumang copper connection.
So dito lahat sa buong building, dito lahat ng mga copper connection ng PBX. Kasama na rin yung mga fax na connection. So, hindi na yan gamit guys. Wala na yan. Kasi, minigrate nila ng fiber optic. So, ito na yung linya guys. Okay? So, salamat sa panonood guys. At hopefully sa next video natin guys, yung sa mga Panasonic natin na PBX, ipapakita ko sa inyo yung basic na pag-intercom doon, kasi merong nato-comment sa atin paano ba gamitin yung pag-intercom ng Panasonic PSA24, yung jack number 1 at saka jack number 2, paano ba yung intercom nila. So mga basic guys, para ma-share natin sa ating mga subscriber at sa ating mga kababayan at saka sa mga nanonood ng video natin. So that's all for today guys. Salamat, and don't forget that life is beautiful, and stay safe. God bless. Thank you.